Dahil nga ho nakikita nila, no? Na napagbibigyan ho eh, na ipipilit ho sa Senado eh, mga kababayan. Yung mga hindi naman dapat umaabot sa Senado, yung mga hindi naman dapat inihihearing sa Senado, kagaya po ng pidealik na yan. Pilitan lang po yan. Napaka, yung, alam yung tipong, ano mga bossing, parang no choice na, bahala na. Basta kung ito eh makakasira sa presidente, pilitin natin. Kahit na magmukha tayong paanga-anga sa taong bayan, pilitin natin i-hearing ito, mga bossing. Ganun ang nangyari sa PIDEA leak. Sumunod, eto, sumunod, yung kahapon, pilit din yung hearing yan, mga kababayan. Ano? Sayang ang pera ng kaban ng bayan. Eh bakit ho? Kada hearing ho niyan, gastos ho yan, mga bossing. Eh kung walang kakwenta-kwenta yung mga ihihearing dyan, aksayado sa pera ng taong bayan ho, mga kababayan. O eto, no, nagpaparamdam sila. Magkakaroon ng pangatlong hearing po na walang kakwenta-kwenta na naman. 'Di ba may binag silang ililalabas? Ha? 'Di ba meron silang babaeng inilalabas, mga kababayan? Ngayon ang isinusulong naman nitong mga pulboron vloggers. O tawag na ang tawag nila sa atin pulboron vloggers eh. Sila otap vloggers. Yung mga taga-benta ho ng otap ni Kibuloy, mga bossing. O, di ba may binag silang inilalabas na kesyo daw ito, bagong witness, ganito, ganyan. O, na hindi daw ho kilala o walang kilalang politiko with pictures ni PRRD. Gusto ho nila paabutin din yan sa Senado, mga kababayan. Gusto nila i-hearing din yan sa Senado, mga bossing. Eh, nung pinanood ko ho, lahat po, wala naman din eh. Parang Morales lang din po, mga kababayan. Di ba? Parang Morales lang din ho, mga bossing. So, ngayon, dahil nakikita nila na umaabot yung mga ganitong walang kakwenta-kwenta sa Senado, gusto nilang palusutin din. Oh. Gusto nyo ipatawag sa Senado itong si Binag? Ayan na naman po mga kababayan. Mag-aaksaya na naman po ng salapi. No? Mag-aaksaya na naman po kung sakali na ito ay matuloy sa Senado. Sa tingin niyo po ba ito ay karapat-dapat sa Senado? Yung mga ganyan? Yung mga walang kakwenta-kwenta o walang maipakitang mga ebidensya? Yung mga yung mga video na ginagawa nila, gawa-gawa ho nila, mga bossing. Liho ba? Yung video na ginawa nila, yan. Baka akala nila, ligtas na ho sila dun. Baka akala ho nila, mga kababayan, okay na, tumahimik na kasi. Magugulantang na lang yung mga yan. Siguro, isang buwan o ilang linggo, magugulat na lang yan, Kinasuhan itong mga ganito, ganyan. Di ba? Yung sa ginawa nila, pwede po publiko ang magkaso sa kanila. Sabi ni Jorge Edralin, sabi mo nga, may mga magiging bagong vloggers, magpapasensation muna, tapos welcome to my vlog. Totoo ho yan. Mga bossing, tingnan nyo po yung ginawa ni Morales. Malupit. Stepping stone, Maharlika. At, mga bossing, madami pa pong susunod dyan. Ano ho? Kasi nakita nila yung nangyari kay Morales eh. Una, stepping stone, Maharlika. Diba? Sampa doon sa vlog ni Maharlika. Sumikat, nakilala ng taong bayan, kaso karamihan sa pagkakakilala sa kanya, professional liar o jukebox, mga bossing. Pag hindi mo linagyan nang barya, hindi tutunog. Yun nga lang, nakilala ka, mga bossing, subalit, ganun ang pagkakakilala sa iyo. Ano po ang naging kasunod? Vlogger na ho, mga kababayan. O, di ba? Ngayon, sila-sila, nag-aaway-away. Etong kay Binag, siguro nakakita, nakachempo, pagkakataon ko yun, Anti-Duterte naman ako, ganito, ganyan.
anti Marcos naman ako, ganito, ganyan. O sa kilala naman ako ho, pasensya na ho ah. Sasabihin ko kung bakit ko hindi kilala mga bossing eh, matagal ho akong wala sa bansa. No? Yun naman eh hindi ko dinidegrade o ay hindi naman kilala yan, ganyan. Actually hindi ko talaga kilala, siguro dahil wala ho ako sa loob ng bansa, mga kababayan. Oh. Di ho ba? Pero ngayon, ano ang susunod niyan? Sabi, paano kapag lumabas ang USB ng Bolt Test 5? Parang parehas lang din yan eh. Nung pulburon video nila, mga bossing. Paulit-ulit, ano? January 2, January 6. Oh, nagmukha silang engot. Tapos yung mga uto-uto na supporter nila, mga kababayan. Ano sabi nung iba doon sa kanila? Ha? Dalawang taon mong pinagbabanggit yan sa iyong vlog, tapos ito lang ipapakita mo sa amin. Wala na ho. Diba? Mga desperado ho, mga kababayan. Sa susunod niya, makikita mo pagka medyo humuhupa na yung issue o pagka hindi kinakagat ng taong bayan yung kanilang issue. Eh wala ho. No? Vlogger na lang ho sa susunod ulit yan. O, sasabihin, welcome to my vlog. Papaulit-ulitin kung ano yung isyung sinasabi nila o iniimbento nila, hanggang doon na lang ho. Tapos hindi na naman kilala, mga kababayan. Ganun lang po yan. Ano? Ganun lang po yan. Dapat ang pinagtutuunan ng pansin, yung mga kasong kakaharapin ho ni Maharlika. Iba na, ha? Oh. Yung paulit-ulit nilang sinasabi na gobyerno ng Pilipinas, ginigipit ako ng gobyerno ng Pilipinas. Eh sino po ba mga nagkaso sa kanila? Mga individual ho, mga private citizen ho, mga kababayan. O, Katunying, unang-una. O, sino pa yung ano? Pangalawa, si Puwi Quiñones, pangatlo, si Abel Bacudyo, at pang-apat, si GM Mel Robles. Ikaw ba naman, sabihan mo? Na yung sabihan mo yung tao eh na tumetegi, 'di ba? Nagpapategi, oh. Labas na ho sa trabaho ng tao 'yun, mga kababayan. Sabi nga ni Mel Robles, ano sabi niya? Okay lang sana eh kung binabanatan nila ako doon sa trabaho ko. Pero hindi, dinadama yung anak, pinakita yung anak sa kanilang vlog, oh, ganito, ganyan. Mga bossing, oh, dinadamay nila yung mga pribadong tao, mga kababayan. Ibig sabihin, oh, desperado. Desperado po,